Gindominia naman ang pagbiyahe dito iya karon sa United Kingdom. Bangod sa sining panibag-o na naman nga report nga bag-o nga strain sang coronavirus nga 70% nga makalaton na naman. Okay, so this time ang aton nga partner, wala liwan ang aton doktor sa ikaayong lawas, doktor sa panghimanwa, ang aton vice mayor sang coronadal, Doc Peter Bascon Miguel. Sir, maayong gabi sa imo. Kanami coronadal, kanami ang bugos nga South Cotabato, ilabi na ang aton Kapitolyo nagasigasiga. Yes, kita-kita ang aton Kapitolyo, maayong gabi-gabi. Good evening, 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 good evening. Maayong gabi, Coronadal. Maayong gabi, South Timog Cotabato. Maayong gabi, Suksarjen. Maayong gabi, Pilipinas. Maayong gabi, Pilipinas. Grabe, ha? May special program kita karoon kay we have a date, a special date with no less than the senator of the country, Senator Bato de la Rosa. Yan, ha? Yay! Yan ang ihihita din naman. Yan ang ihihita. Yay! Yay! Yes, ha? Ini may kauntaran sa pinakamainit na issue karon, ha? Hindi lamang COVID ang mainit. Hindi lamang mainit ang strain nga bag-o, kundi ang mainit karon ining ipinapinasahi nga pangitabo. Christmas na Christmas, trahedya na tabo dito sa Paniki Tarlac, ha? Nga resulta sang pagka hindi nato manigaran karon ang ginasinggit na sa tao. Ibalik, ibutang balik ang death penalty, ha? Sa Pilipinas, ha? Amoy ni karon nga gabi, ha? Ha? Unta, hindi na tani ko. Kaya nahuya ako kay Senator Bato. Kaya balaan ko, busy-busy si Senator Bato de la Rosa. Busy-busy sa iya, siyempre balaan na na, ha? Maintindihan to. Kaso naghatag isa sa categorical statement nga karon okay lang. Okay lang, Mayor daw, Vice Mayor, okay lang daw nga ma-isdiskusyon na ron ang isa kalayi, ha? Amo ang pagbalik sang death penalty. Gusto ta mabalaan, ha? Kay tungod para mabalanta ang wisdom kay si amo ini ang campaign promise ni Senator Bato de la Rosa. Na itumduman ko ni. Tapat ako sa iya pag speech niya, no? Nga amo ini iya nga pangako, ha? So mao ni karon pamakuton siya. Pamakuton naton. Kung ano bala ang mga wisdom, ano bala ang pros and cons, ano bala ang nalisin ni, kung di na bala, as far as death penalty, kung anong epekto sila sa Pilipinas, anong epekto sa Pilipino, anong epekto sa anong nasyon, anong epekto sa peace and order, anong epekto sa aton psychological makeup, epekto sa aton psychologically, mentally, physically, magnami bala ang peace and order sa bilog ng Pilipinas, sa epekto nga ni, magpungga na bala ang pangitabo, ang pagpatay sa tong duwa, ang mag-ina na wala kalaban-laban. Amo na karon nga gabi, special event ini. Merry Christmas coverage. Merry Christmas coverage, ha? Special coverage with Senator Bato de la Rosa. Ha? Yes. Oh, sa mga wala na kay balo, ibalik naton ang pangitabo sa nagligad nga daw. Partner, ano wala atong natabo sa nagligad nga daw? Yes. Okay. So, after iya karon, sir, sang madugoon nga insidente nga ginimbulbiran sang isa iya karon ka police staff sergeant dito sa bahinsang Paniki Tarlac. So napilitan na ungkat na naman, sir, nabuhi na naman iya karon sa mga opisyal naton sang pungso nila binas kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Mm-hmm. Ang iya karon nakabinbin nga Senate Bill number 226 na konsidin ining pagbalik iya karon sang death penalty kay ara pa ini sa subong gyapon sa komitiba nga ginreferan, wala pa naghulag. So dito, sir, sa iya nga Senate Bill 226, mm-hmm, ang gininclude niya lang dito atong mga high level drug traffickers. Okay. Nga amo ni siya ang masentensyahan niya karon sang kamatayon. Kamatayon. Oh, pero sa specific. Yes, naka-specific karon sa high level drug traffickers kay sunod sa iya, hindi niya ma-include sa nasambit karon nga laye ang mga murder kag iban pa nga mga heinous crimes. Bangod amo ini ang mga point of contention sa to sa mga opositor. So wala niya ni gin-include, pero sa subong bangod sa natabo
na isipan iya karon ni Senator Bato de la Rosa sir nga i-include ang heinous crime ilabi na nga gina-involveran sa isa iya karon ka police sa sa nagbago ang iya desisyon. Yes, nagbago ang iya nga desisyon. Gintugangan karon. Yes, so sa komisyon. Yes, kay ano sir, kay Senator Bongo dito sa iya man nga ginahimo iya karon kay naga 5 months sila sa mga measures sa ini may kang tanan sa death penalty. So okay, so may iya, version man si Senator may Bongo. May version siya. So gin-include okay niya dito ang heinous crime. So okay, so kaya Senator De La Rosa, mas maayo gid kung ma-include man gid ang mga heinous crimes iya nga nagakatabo ilabi na ining ginhimo iya karon ka pulis. Kaysa subong, isa na naman ka panibagong balita sir nga gin-impilbera naman sa mga pulis, isa naman ka insidente sa karahasan dito sa Baguio City ang gin-involveran sa mga pulis, mga miyembro. Yes, subong lang ni sir, mga miyembro na naman sa Drug Enforcement Unit sa Cordillera Region. Bago na naman yan. Iya karoon ang ginatudlo sa likod sa pagpatay at pagpugot sa ulo karoon sa isa ka 25 anyos. Pagpatay, pagpugot! Yes, oo. Oh, oh. Kaya nasapuan ang bangkay na wala na sang ulo. Ulo. Okay, so, sige. Yes, oo. Oh. So, hindi na tayo magdiretso na kay na bagong hot reporter. Magdiretso kita. So, yes, simple lang, ha? Pero ma-shoutout na kita. Pumulo yun sa Barangay Concepcion, Corotel City. Dara kay Rosita sa La Franja, Paay. Alright, may gamidra. Asa talaga nagpamati. Karoon na lang kita masyadot. Magdiretso kita kay standby karoon si Senator Bato De La Rosa, itayal pa na sa sumukpan na. Yes, kaya madumduman, sir. Sige, patay ka lang. Okay, kaya madumduman natin, sir, nga ang Pilipinas was the first Asian country nga nag-abolish sang death penalty sang 1987. But President Fidel V. Ramos, gin-reinstate niya in response sa increasing crime rates during sa iya karon nga administration. Apang inigin abolish na naman once again under kaya Presidenta Gloria Macapagal Arroyo sang 2006. 2006, so i-recapta na karoon ang history sa partner, ha? So, okay, kanat village na siya. Sige lang, tawagan talibat kayo na mag-ula kami nag-text ka na, ha? Basi, okay, wala nang signal siguro. Oo, so, basi, mobiling, ha? Okay, ha? So, calling our lovable, amiable, very kind, very good friend, Senator Ronald De La Rosa. Tawag kita kay importante ini. Yes. Kay isa kani sir sa statement sir ni Senator Bato De La Rosa, sa natabo iya karon dapat maamendahan ang iya karon nga bill during na sa debates nga pagahimuon iya karon sa Senado. So sunod sa iya, basi pwede sino pa nga i-include man nga pag isa iya karon ka pulis then aggravating circumstances ang gina-involveran niya sini, so i-include iya karon i-include sa death penalty. Yes. Okay, ha? Sa mga bago na nag-tune in, ha, special any coverage kay nagakontakan kami ni General Bato De La Rosa, tagaan nato sa sang ligwa kay papano, ha, maski kay papano hindi man siguro manigaran nga may pangitabo nga naungkat muli ang ginatawag na call to bring back death penalty just to prevent or somewhat deter any mga karumaldumal na mga pangyari. We're dreaming for a beautiful, peaceful country. So, ang mga tikang sinigaron, aras ka magkamot sa ato mga senador. Mabawa, basi na aras sa sulod sa elevator o wala signal na building. Pag-ula kami nag-text kanay, ang mga nagdali-dali ako talagang sa estasyon para makover natin si Senator Bato. Abang gaulat kita kay Senator Bato De La Rosa. Shout out na natin sa ato naman na pumuluyo. Dara, Moico family, Hawood family, kamusta ka muda? Kamusta ang preparasyon nyo? Nang namalingke bala ka mo? Kaya na, nagutok-utok. Upot bala ka mo sa paggutok-utok dara sa palingke. Shout out dara sa tanan nga nagtutok karon labi na gid kay Edita Silva Gaso, ha? Purok masaga na to
Ha? O, oh, ma'am, inita, may utang pa ako dala sa imo, ha? Ang tiles na to dala sa GKK, ha? Hindi ko na malintan, ha? Nagka-busy-busy lang kita, ha? Amo man, ha? Magandang gabi sa maayong gabi sa lahat. Ha? Rami man kay Brother Ramer Malubag, ha? Shoutout sa Malubag family. Merry Christmas to all. Ha? Sa mga gusto mong pa-shout, dadara, Malubag family, Gaso family, PM nyo lang ako na hadlog man ako i-shoutout na kamo kung nag-watch lang kamo kay Basi Mambal kamo. Iwaragwag niyo pangalan ko na. You are not. Wala ako nagtugot nga iwaragwag niyo ko. Ayan. So sa mga gusto mag-shoutout, i-PM niyo lang ako or i-message niyo lang ako sumong kay para matamyo ko kamutanan. Pero sa inyo ang tanan, nagkala ito sumong Merry Christmas and a Happy New Year. Bao, ha? Grabe preparasyon. Kaya buwas na daan. Why na? Sang ano ni, trabaho. Kag siyempre, ha? Buwas last na nga misa di Galyo. Kag siyempre pa. Ha? Pila na lang ka oras buwas, umpisa buwas, magkaroon na ng Noche Buena. Ha? Anong inyong preparasyon? Yes. Mm-hmm. Irene, ano yung mga preparasyon sa Noche Buena? Siyempre, sir, nakapreparar na kay grabe sa mga, ano sir, ang dinagsa sa mga tao sa mga adlaw, naobserbahan natin, sir, bumper to bumper ang traffic diri bumper sa syudad. Bumper to bumper ang traffic sa syudad. Bisan mga surudlon, yung mga sa mga city streets, bala natin, oh, grabe, iya karon ang grabe salakyan. Daw mabudayan ka magalinusot bangot iya preparasyon sang tanan para buwas nga adlaw. Buwas nga adlaw. Hindi kita pong gana, bisar nga mag-party-party ang mga katauhan naton. Kaya syempre nakaanda na budlay. Nakaanda na, bawal na bawal. Ah, maayong gabi na kay Rodel Panday Medicino. Ah, kanami ko Rodel. Merry Christmas. Ah. Oh, actually, nag-ano na, nag-yes na si Senator Bato, bago lang yun. Ah, pero karon kanat bilis na naman siya. Hindi ko balaan kung basing kabiyahin ni siya. Ah, aga calling, calling na po. Again. Call po. Calling po. Again. Sen. Okay, ha? Mamawa namin ni ka-text mate si Senator, ha? Nag-reply na yun. Oh, nag-reply na yun, ha? Amo na yan, tunay, ha? Malapit sa tao. Madali makabot. Amo man ang kinanglanta. Ha? We don't want money, di ba? Sino man hindi maging kwarta ang kinanglanta sa atong mga senador. Ang ato lang, makabot naman na sila. Matamiyaw naman ang galing ang kurda ninyo karong Christmas, di ba? Ha? Amo na ang pinaka namin. Yan namin kaya, ari na, kabay pa mag-ring. Ha? Lord, i-ring mo na. Kay pangayuhan ta sa Christmas message man, ha? Ang aton nga pinalangga Senator Bato de la Rosa. A shout out na sa team sa Krabato. Tuago sa now. Ba siga pangitan sa sang signal, ha. Okay, shout out na sa team, ha? South Krabato. Diyan sila pakato. Pakato sa Agusan, ha? Regarding assistance from people of South Krabato those affected by Bagyong Vicky. Congratulations, ha? Palapakan naton. Team, ah, amo ni ang Mrs. ni Ardy, Ardy Aquino. Amo ni aton nga P-Dream, Provincial Disaster Risk Reduction Management Officer, amo na ang akon karon. Ang ibig sabihin ang probinsya naton karon, naghatag sang bulik sa kasulukuyan, bumabiyahe ang truck punong-puno ng mga assistance papunta doon sa Agusan kung saan nasalanta ang mga kapwa Pilipino ng bagyong Vicky Bello. Ay, joke lang. Joke lang, hindi Vicky Bello, ha? Joke lang yun. Vicky, bagyong Vicky. Ha? Ha? Nagre-ring ba? Ay, hindi nagre-ring sa akin. I said, the subscriber cannot be reached. Nagawala daw, gari, gaulat, mangali siya. The subscriber. Kani, wala lang sa network. Subscriber. Cannot, naku, ang cannot ko, letter K pa, ah, iba lang. Cannot be reached. Ang sinultian sang ang cellphone mo, Sen, ha? Ah, grabe, oh. Kasi pwede man garo, ha? Oh, you can call me. You can tawag ka ako, ah. You can call, Sen, kung okay lang. You can call, ha? Kung okay ra, Bisaya ta, okay ra. Thanks, ha? Okay, ha? Tanawon ta, ha? Tanawon, okay, ha? Tamiyamon ko si Joko Jackson Ella ng Morales, ha? Grabe si Noli, ha? Si Noli, ginapatamiyaw niya si Joko
si Jason kag si Ella ng Morales. Ah. All right. Ha? At ang iyong man, ha, sa sarili ko, kapaminaw, always sa station nyo, ha, grabe, ha, radyo-rabi daw ang kakapi-kapi kay lamig-lamig, ha, ng panahon, ha, bahalag, walay pamasko, ha, grabe si Cesar, ba? Bakit walang pamasko, Cesar, ha, Merry Christmas sa'yo, Cesar, ha, Cesar Montano siguro, ni, okay, ha, okay, manawag ko, ha, call again, ha, kaya nag-text-text kami ni Senator, ha, excited na bakala mo? Are you excited, mga pumuloyo? Ano ang take nyo, ha? To revive that penalty or to not to revive that penalty? Ha? What do you think, ha? People of the Philippines, ha? Ano kaya to? Baka bawal sa tawagan? Text lang? Ano? Mas mayroon siya matawag sa... Okay, gigisuggest ko na siya matawag sa kwa. Ha? Kaya waiting, ha? Try mo na uli, ha? Try ko na uli. Ah, baka may security ano ng iyang cellphone, ha? Oo, bawal tawagan, ha? Security, unsa rin? Yes. Unsa rin, security, mga, oo, oh, wala takay bawal. Ha, nag-try na ko uli. Ha, excited naman si Senator. Ha? Calling, ha? Calling. Go. Anyway, ha, ari karon na hulat kita kay Senator Bato de la Rosa because as committed by our Senator, he will answer our questions regarding death penalty. Ha? Kaya, kinalaman, duso na rin. Ha, we want to discuss this. Do so or hindi. We want to see the people. We want to hear the people. We want to know kung ano ang direksyon sa pangkalatag. Baka mali ang ating akaka. Baka ating senador may nakikita ang mas tama ang lista. Mahirap talaga. Ano ba? Cellphone ko ba yung problema? Pero naka-textmate. Textman kami. Textmate man kami. It's just ang kulang problema. Ha? Ano kaya ito? Can I use another number? Ha? Naman ang telepono din ha? Mga itatag ka. Another cellphone, ha? Katong cellphone na ay load na. Baka wala load, ha? Ha? Lumabas na ako ng bahay. Ala, nagluloko, ha? Sabi ni Senator, ha? Nagluloko itong globe. Ako rin hindi makatawag. Lumabas na ako ng bahay. Galit na si Senator. Ha? Globe pala. Ang problema ta, ang globe ko, mauning atong live ron, ha? Mauning live na ito ron. Anong globe niya, sir? Ha, ang globe, ha? Hindi ayaw kong isabihin ang numero ni Senator kay baka magalit. Oh, it's a privilege to have a number of the senator of the country. Pag sinabi niya, ha? Tingnan natin. Mag-dial ako ng globe. So, ha? Samantala, mga Facebook friends, ha? Mag-live ako sa ibang number ko. Ha? I-live ko sa ibang number ko. Doon kayo pumasok, ha? Okay, kasi palitan ko itong ginagamit ko. Botsilingon kay Napo siya, kasi nagawlan. Oo, Botsilingon, ha? Grabe, ha? Talagang excited din siya, ha? Okay, ha? Tingnan natin, ha? Itong aking cellphone, ha? Gamitan natin ng high technology. Ang problema kung may load, kaya ning ako ang ano? May load, kaya ning? Ha? Kadali lang. Matawag ta otro, ha? Manawag ko otro senator. 12 times na ako nang tawag and yet he is also waiting. Ano kaya nangyayari sa Pilipinas? Palitan na kaya ang ating telco? Globe is not working. Smart is not working. Nako, Merry Christmas sa mga taga-Globe. Wow, Merry Christmas, Happy New Year. Wala gyapo na, mahirap ito. Ano kaya gagawin natin, ha? Pwede bang tumawag habang naka-Facebook live? Tingnan natin ang technology, ha? Tignan natin ang technology. If technology permits, while I am having... Yes, yun. Yun, mayong gabi, Senator Bato de la Rosa. Hello, Sen? Hello? Hello, Sen, kamusta? Kamusta po, Senator? Hello, Sen? Hello? Sa kasalukuyan, mga kaibigan, mga kanami, kausap po natin si Senator Bato de la Rosa, pero medyo we're trying to fix the technical problem. Senator, naririnig mo ba ako? Hello? Sen? Dunggan mo ko, Sen? Hello, Sen? Hello? Manawag mo yutro? Hello? Oh, nawala. So we'll try to fix this problem, ha. Excited ako sobra, grabe, ha. Grabe, imagine mo, ha, bibigyan tayo ng Christmas.
Just to even talk to a senator is a big honor. Nga kaya masarap ito, masarap na Christmas. Magchikahan tayo with Senator Bato de la Rosa. Ito na, hala. Ayan. Senator, hala. Sumagot ka na. Hello, Sen, mayroong gabi. Mayroong gabi. Oy, pasensya na kayo sa istorbo, ha? Mahina signal. Wala. Lumabas ka ng bagay. O sige, Senator, dili na ito pagpadugayon kay ganyan pa ako nag-intro. Ang atong topiko, kaning hot issue about death penalty. Mahinungot ka din, mahintabo nga pagpatay dito sa Paniki-Tarlac. Nabuhi ka ron, kaning imong proposal nga death penalty. Karon na ay mga tao nga nag-question nga numang naapkin ng lanpak. So sa punto nga ni Senator, madiretso na lang kita. Nga naman nga ano ang imo nakita nga aton ibalik ang death penalty, Senator? Dugay ko na. Mamuna akong pinaka-main advocacy sa pagtawagan ako sa Senado, di ba? Yes. Ang pinakauna ko talaga nga priority is ibalik ang death penalty. Yes. Para doon sa judge officers. Okay. Yan yung ating version ng death penalty. But pito kami ka Senador nag-file ng death penalty bill si Senator Soto, Senator Lacson, Senator Pacquiao, Senator Marcos, Senator Bonavilla, Senator Winnie Gachalian, okay. Senator Bongo. Ako. Okay. So, pito kami lang nag-file ng kanya-kanya version ng death penalty bill. Okay. So, expect sana kung mahir na sana itong mga pending bills nito. Then sa time ito, during the, at the start pa lang, may Youth Congress, July now 2019. Pero hanggang ngayon, ang laki na, hindi ko pa rin nangihir. Walang ginagawa yung committee, pinabayaan lang. So, kinakalampag ko nga sila right after nung suna ni Presidente last year. Dahil sinabi nga ni Presidente na nag-iusap siya sa Congress na ipasa na yung death penalty bill, ibalik na ang death penalty bill. Mm-hmm. So after that suna, okay, nag-privilege speech kagad ako sa Senado, okay, at a follow-up doon sa request ni Presidente. Okay. At sabi ko nga, kung hindi interesado yung referred committee, okay, na i-hear, kasi baka mukhang anti-death penalty yung Chairman. Okay. So sabi ko, I volunteer myself to mag-create ng subcommittee to hear all these pending bills. At nag-volunteer ako na mag-preside. Ako mag-chairman ng subcommittee na yan. Senator. Pero ngayon, wala pa rin nangyayari. Senator, if may I interrupt you, kinsa kining, if we know, the people should know, kinsa kining chairman sa committee ba nga ni? Ang chairman ng na-refer itong mga bills na ito doon sa Committee on Justice and Human Rights. Okay. Ngayon ang chairman, si Senator Dick Gordon. Ah, Dick Gordon, Senator Dick Gordon. I cannot speak for himself. Pero sa nagkita ko, mukhang anti-death penalty niya. Ayaw niya na death penalty. Okay, pero never in a hearing any proceedings para lang magkaroon ng initial move kaning death penalty sa iyahang committee ba? Wala? Walang mga anything na nag-invite, parang forum o ka-anything? Ay, wala talaga. Kasi alam mo na yung kalakaran dito sa Senado. The hearing should be conducted by the referred committee, yung chairman. Okay. Yung mga tulog-tulogan lang yan, oo na, mangyayari talaga ng mga batas natin. Aba! Sinasa natin. Aba! Hindi alam kaya, yan ng tao, ha? Kaya nga, pakiusap ko sana sa kanya, sa hear na niya, pagdidibatihan namin, at pagkatapon, magkumutuhan tayo. Correct. Kung sinang mananalo, yung pro ba o yung anti-death penalty, correct, ano malaman natin, hindi yung upuan mo lang yan dyan, hindi mo i-hear hanggat matapos itong congress ito, nakakainis. Nakakainis? Ako ay nagagalit na.
Oh, tsaka marami kayo ha, hindi lamang Senator Bato ha, Senator Bongo, Senator Soto, Senator Manny Pacquiao, Senator Gatchalian, Senator Marcos, Senator Bong Revilla, mayroong mga interest. And this means hindi ito boses man lang ng isa, kundi marami. And definitely pag ito na diskusyonan, this will lead to a thorough tawag dito, discussion na makita ang pros and cons sa Senator. Yun talaga dapat aksyonan niya. Ngayon, okay, Senator. Dapat aksyonan, ano? So, paano ito, yeah. Senator? Anong gagawin natin? Anong nakikita move natin sa gitna kaning bagong naitabo? Nga, paano natin mabuhi kaning diskusyon sa death penalty? Mangutana lang ko kung anong imo plano, paano ini siya ma-revive kaning usapang death penalty sa Senado? Paano? Anong imong tikang para mabuhi kaning diskusyon sa Senado? Makalihok man lang. Kakausapin ko yung liderato ng Senado, yung Senate President, siya, main author din siya sa death penalty. Kusapin ko siya na let's tackle this. Please advise the chairman of that committee na aksyonan na nila. Kung ayaw niya mag-aksyon, mag-designate siya ng subcommittee. Okay. Para ako'y mag-volunteer as a chairman ng subcommittee na yan. Ako'y mag-preside. Okay, that's good. Ha? At least mag-move tayo. Mag-move tayo na sana may balik na. Okay, Senator, naidumduman ko kanang imong Bill 226. Ang iya particular din nga may death penalty para lamang sa drug traffickers. So, may plano ka bang i-include ang other than the drug traffickers? Well, gusto kong i-hear ko yan. Wala akong plano na baguhin yung pinail ko na bill, no? Okay. Ang akin lang is mag-start na yung hearing para okay. Mag-i-alget na si i-consolidate yan lahat ng bills na yan. We have 11 bills pending kasi 7 kami senador na nag-author pero may isang senador, 3 bill ng disability ang ipinapa. Okay. Kasi Senator Pacquiao. So, ang mangyari dyan, pag ito'y hilir ng committee, magkakaroon ng i-consolidate itong lahat ng version. Okay. At magkakaroon ng substitute bill. Okay. Na ipipresent ng committee na yan doon sa plenary. Alright. So, pag yung substitute bill na yan, I presume na magkukontain na dyan, nandiyan nakasama na dyan yung heinous crime. Then, i-consolidate ito lahat eh. Okay. So, pag hindi po... Ang heinous crime naman, alam ko ang author, may ang author ng heinous crime, kasama ang murder, corruption, si Senator Bongo. Meron okay. Siyang ang bill niya, kasama ang Ministerio sa corruption. Corruption ha? So, death penalty ha? Oh. Wow. So sana makuha nito, mag-hear na. Oo. Oh. Pag-dibatihan na. At magbutuhan kung kailangan butuhan talaga. Tama. The voice of the majority should be heard. Ha? Kailangan magkumpisan, hindi pwedeng patayin at committee level. Naku, this is a great injustice sa atong Pilipinong nation kung ing-anang mahonang kakaitaburon. And every senator is thinking, nag-iisip kung paano masolbar ang peace and order and yet ginatulugan sa ibang senator. Naku, pukaw na ton si Senator Dick Gordon kung maoining may tabo. Ang pumuluyo sa koronel ang unang magkalampag sa kay Senator Dick Gordon siguro. Ha, Senator Bato? Yes, sabi ko nga. I was voted upon by 19 million Filipinos pagtakbo ko sa pagkakilador. 19 million, ha? Grabe. At sumakbo ako na wala akong ibang plataforma, kundi yan din pinag-tinag yan, yan ang plataforma ko. Okay. Pwede sabihin, ang majority ng Pilipino, gusto talagang ibalik ang disability para gaganda yung peace and order situation ng ating bansa. Yes. So, and yet, ayaw man nilang hear, so, mag-iingay na naman ako dito. Okay, lang. Sasamahan ka namin. Mag-uban mi sa imo ang pag-ingay si Senator, ha? Ganun, pero Senator, mangutana lang ko kung anong pagtanaw ni mo, katong ibang mga senador ba may numero ba na?
Kung sakali, kaning pito, madugangan pa ba ning pito? Ay, madugangan na. Madugangan na. Kaya ang magbutuhan is 23. 23 kami dahil na wala naman si Senator De Lima, nagkakulong man, di ba? Okay, yeah. Oh, so, 23. Out of the 23, kung pinaka-set yan, baka kuha kami ng 13. Okay. 13. So yung 13 na yan, may 52 na kami, so kailangan na namin ng 6. Meron yung 6 na 50-50 dyan, hindi naman sila pro, hindi anti. Okay. Hindi 50-50 yung decision. 50-50 yan. Makonvince namin na sumama sa amin kaya para matuloy itong batas na ino. Oh, madali na lang pala. Gamay na lang. Ha? Onom na lang. Gamay na lang. Kay may pito na nga, grabe ka interesado din rin. So, Senator, ano mahambal mo kaning bagong pangitabo? Kaya ang mga atong pumuluyo, they are very much interested kung unsay pangtanaw mo din sa naitabo na ni kaning pagpatay sa Tarlac, sa panig ni Tarlac, sa isa ka polis. Yeah. Dapat bitayin yung pulis na yun, sobra yung ginawa niya, sobra. Sobra ang ginawa niya? Sobra ang ginawa niya, bitayin dapat yun. Grabe, no? Makita ko man sa video na walang enough provocation okay. from the victims. Mm-hmm. At kung kalabitin niya yung dating nyo na kanyang baril doon sa ulo ng mga biktima, eh parang wala lang, ano? Oo, parang wala lang. Cold-blooded killing talaga, cold-blooded killing. Cold-blooded killing, tama. Grabe, yeah. Grabe. So, yes, grabe. At considering na siya ay peace officer, siya ay isang police, may tsapa, may baril. Ang trabaho is to save lives and property, mm-hmm. to serve and protect. Pero ikaw pa mismo ang kumintil sa buhay ng mga defenseless na mga civilian. Mm-hmm. So that's aggravating circumstance, di ba? Tama. Very aggravating. Aggravating kay... Dapat bitayin talaga. Okay, kasi oh. Dapat siya ang bumuha, siya ang nag-prevent ng pagpatay. And yet siya ang unang nagpatay. Kaya nga, precisely. So, Senator, at least klaro ito kasi ito yung sigaw ngayon ng mga tao. Mag-survey ako sa radyo. Daghan gusto death penalty. Ganiha, umpisa ko, gamay ra. Pero nung nakita ko sa break, abot sa hapon, nakita ko mas daghan ang death penalty. That's why ang imo karon nga mission, being senator, medyo suportado ka sa pumuluyo sa Pilipinas. Senator? Ay, umakita mo na ito sa yun, sa pagtakbo na ko sa 2019 election, mm-hmm. wala akong ibang platforma kundi yung claim position ng death penalty. Pero, nag-number 5 tayo ng election. Meaning, marami talagang gusto na ibalik na rin position ng death penalty. Okay. Senator, briefly, may mga tao na nangatana kung briefly lang, yung idea, anong way of death penalty if ever? Anong way of putting person to death? Electrocution, injection, hanging, o anong method if ever? Well, I guess to emphasize yung ako personally, sabi ko nga noon, para hindi pamarisan, makita ng taong bayan na talagang ine-execute siya. Pero masyadong violence ang dating. Pero sabi ko nga, doon sa plaza, i-execute, i-quad yung firing squad, convert sa media para matakot talaga yung tao na gagawa ng heinous crime o anong krimen, yung matakot sila para hindi pabalikan. Pero as of now, meron naman tayong accepted na pamamaraan sa International Convention. Okay. Yung lethal injection. Okay, lethal injection. Pareho na naman patayan. Okay, okay. Importante. Pareho naman. Okay nga. So doon na tayo. Doon na tayo. Accepted na pamamaraan. Accepted na pamamaraan sa international community. Senator, naay kasulting
bago daw dapat ang death penalty, dapat ayuhon ang justice system. Anong mahambal mo doon? Yeah, isa rin yan. Isa rin yan na talagang kailangan ayusin natin ang criminal justice system. Pero it will take, kailangan pa yan ng malaking pundo dahil nga mag-create pa tayo ng maraming courts, mag-hire tayo ng maraming judges para mapabilis ang takbo ng mga kaso para mapabilis ang disposition ng mga kaso na pending ngayon sa mga korte. Mm-hmm. At isa lang yan ang judiciary sa five pillars of the criminal justice system. Okay. We have the police, we have the prosecution, we have the courts, we have the correction, yung pinanggalingan ko, Bureau of Correction. Correction, opo, opo. And we have the community. Lima yan na dapat mong rehabilitate. Oh, community. Well, napaka, sir, at alam ko malaking gasto, sabihin na naman ng gobyerno, wala tayong pundo para dyan. So, sa ngayon, unahin mo natin yung disperante. Unahin mo na. It will follow. Unahin mo na para ay, ito ang pinaka-pressing issue ngayon eh. Paano natin mag-detail yung mga tao para mag-commit ang heinous crime? Tama. Kasi, kat-kat-kat pati ko ba sa ang tao, kung ikaw talaga gusto mong pumatay ng tao, okay. At alam mo na pag ginawa mo yan, mamamatay ka rin via death penalty. Okay. Eh, itutuloy mo pa kaya yung plano mo? Pwede kang mag-detail. Pwede kang magbagong isip mo dahil nature yan sa isang tao. Nasa psychology yan eh. Self-preservation. Kesa gaano ka sa hardened criminal, ayaw mo pa rin mamatay. Takot ka rin mamatay. So ayaw pa rin mamatay. So, ang deterrent effect niyang death penalty, masyadong malaki. Masyadong malaki. So tama yan, Senator. Senator, karoon ko lang na-gets ang imong idea ba? Ang idea mo is, from the very start, if there is a death penalty law, walang tao mag-isip na pumatay. Dahil alam nila, wala. Kung galit ka, hindi ka mag-isip na pumatay. Siguro at the very most, ibang paraan na para makaganti ka. Pero wala sa equation mo ang patay. Dahil alam mo, mamamatay ka rin. Yes, magdadalawang isip ka. Kung nasa at the height of anger ka, at the height of talaga galit ka, eh mag-isip ka siguro na patayin mo na itong tao na ito. Pero pag papasok sa utak mo na meron tayong batas, na death penalty, pag ikaw ay pumatay ng tao, bibitayin ka rin, ay magdalawang isip ka. Ay, oo. Siguro, bibitay din ako. Bibitay din, oo. Bibitay rin ako, patay rin ako. So, nature na tao yan. Self-preservation. Self-preservation. Yun. Yun ang wisdom. Kung bakit, ha? Sa mga late listeners and viewers ngayon sa Facebook Live, ang bisita po natin, ha? Walang iba kundi ang ating senador, ha? Ng bansang Pilipinas, Senator Ronald Bato de la Rosa. So kasalukuyan, pinag-uusapan po natin ang death penalty dahil ito'y mainit na mainit, ha? Christmas na Christmas, pero hindi pwede nating talikuran ito. Hindi pwede natin hindi harapin ito. Kung ito ang tawag ng panahon, bakit hindi kailangan i-push natin, i-move natin, ha? Galawin natin itong death penalty. Ha? Senator, maiba tayo dahil naintindihan na ng taong bayan, ha? Ang iyong pakay at halos majority are supporting you. Since Christmas, Senator, siguro mas gwapo kung makadungog man ang mga taga-Coronel, taga-South Cotabato, at ang among programa makalabot pa man in North Cotabato o Sultan Cotabato at Maguindanao. Senator, I'm giving you all the time to greet the people, your constituents sa Christmas greetings or whatever wishes for you for them with galing sa imuha. Senator? Salamat ba, Mayor. Para sa ating mga silingan din na sa South Cotabato, North Cotabato, Ginizad, Sultan Cotabato. Ako nag-gratibaya ang inyo kung saan naman yung payong Pasko kung mabulahang patutuin. Inuot man, ang 2020 is a very challenging year, yes, para sa atong tanan. Mm-hmm. But the mere fact, hindi na nag-resulta
sa atong kinabuhi karon. Madami ang pag nabuhi ta, magpasalamat ta sa labong pagkagagahom, tungod kay buhi pagyahapon ta. Bawi na lang ta sa sunod to eh, kung magbalik na sa normal ang atong kinabuhi. Mm-hmm. So, ako, advice na po ko sa itong mga dilingan niya, na unta, mag-amping din po, magbigay ta sa COVID-19. Kaya okay. Ako mismo, naigot ako sa COVID-19, survival ko sa COVID-19. Oh. Hindi basta-basta din nga kalaban. Hindi makita o na, hindi ka kaya mo na kung kano saan ka maigo. Okay. Kasi kung saan din mo pag-take ng extra precaution, mm-hmm. may chance ka pa rin na matamaan. Matamaan? So, amping din. Okay. Wow. So, Senator, salamat kayo. Amo to, ayun ang si Senator Bato de la Rosa. Salamat kayo, Senator, sa imuhang oras. Grabe. Rest assured, Senator, the people of Coronel, sa at Garabato, Sok Sergeant, naasay mo ang likod kung unsa man itusok nimo sa Senado. Salamat kayo. Merry Christmas. Salamat. Senator Bato de la Rosa. Salamat, salamat. Thank you very much. Merry Christmas. Merry Christmas. Thank you, thank you. Grabe, grabe. Grabe. Woo! Mainit. Grabe, ha? Grabe, ha? Ako daw, Senator Bato de la Rosa. Grabe, ha? Kaya na pagkali siya nag-ulat sa aton. Pero doon ako nakita. No, critical ako sa to be honest about death penalty. Pero nakita ko with that penalty at hand, ang tao wala na option, hindi na sila mag-isip ng pagpatay ng kapwa tao. Kung may mayroon man silang gawing masama, probably instead nga galit sila, patyan nila ang ilalang balot. Gusto mo? Piti konta ka dira. Nganon ba? Hindi lang kung aki ka karoon niya, gusto mo patyong taka. Oh, gusto mo, tapusin ko ng buhay mo. Ha? Pero kung may death penalty, mawala na iyan because the self-preservation as a defense, ha? As a defense of a person has this compensatory mechanism, a defensive mechanism. Gusto mo mabuhi ka. Ha? Ha? Hindi pwede nga one way lang. Ha? Gusto mo ikaw lang mapatay, pero hindi ka mapatay. Ha? Pero with a death penalty law, ha? Wherein in consciousness sa tanan ng tao, pag ikaw pumatay, babalik din sa'yo. Ha? Karma rin, babalik sa'yo. What you do will go back to your body. Probably, this will deter crimes in our country. Grabe. Ha? Mauling atong wish to have a peaceful, loving, harmonious country. Ha? Di ba? Paano kung wala death penalty? Itong tawag ngayon, natawag ng impunity. Ha? Bakit? What is impunity? Ha? Ano ang impunity sa Ilonggo? Ha? Amo ni natawag bala nga wala ko lakot kung anong ako gusto o brown ko. Wala ko galang tao sa batas because ha, ang batas na sa kamay ko. The law is my hand. Amo na ang precise nga ginobra. Amo na mismo ang ginobra sa wala sa iba kundi kinang si Master Sergeant. Ha? Ha? Ano to pangalan niya? Nuesca. Amo ina. Oo, amo na. Ha? Ka? Tama to ginambal niya? Amo na hambal ni Senator Bato de la Rosa. No! Ha? No enough provocation. Ha? Wala sa provocation. Wala ka man gin ano dito? Ano man lang tong I don't care. Di ba? Mo kita pagbirada. Ha? Ano man to? Di man to provocation? Joke lang ganito. Patyon mo kita tao. Nato sa wala lang kung paano mo ha? Sabi ni Senator, kung paano mo ha? Pinitik yung katilyo. Ha? Kung paano mo, ano yung tawag dyan ha? Sa Tagalog, kung paano mo you pull the trigger of that gun, parang wala, sa ulo, pang, parang laro, ha? Pang, 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 at pininising mo pa, na para akala mo ilaga ang tao. Naku, ha? Anong sabi ni Senator? Bitay talaga, bakit? Dahil ang tao na supposedly, sabi niya ha, isang tao, ha, to save and protect. To save lives and protect the property. Ha? Anong ginawa? Siya paya ang nagtanggal ng buhay. Yun ang matindi. That's why supportahan natin. Pero ang matindi dito, partner, ang matindi dito, ha? Amo ang realization ko ngaroon nga ginatulugan gali ni Senator
Dick Gordon. Senator Dick Gordon. Ginatulugan mo galing sa komitee ba mo hindi yung batas ka rin. Pito na ka senator. Gali na ka duso. Kalain-lain na version. May kontani nagkakopyanay sila. Kasi mambal mo nga isa lang ka senator. But the moment pito ka senator, may kanya-kanyang version. Ibig sabihin, call of the times ini. More so, kung may arasang 11 kabil nga adaw, ang isa ka senator, hindi lang isa kabil ang iya ginobra. Tatlo pa kabil. Ha? Tatlo pa ka draft. Tatlo pa ka klase nga bill ang iya. Amo na, all in all, ha? Dito sa Senado, may ara 11 kabil na kabinbin. Wala na kahulag. Ginatulugan sa isa ka senador. Senador nga head sa komitiba on justice, ha? And human rights. No less, ha? Dick Gordon. Ha? What a dick, ha? Ha? What is Dick doing, Dick? Oh my gosh, ha? Senator Gordon, ha? Ay Christmas mo naman. Ang hinihingi ni Senator De La Rosa, pag-usapan po lamang ang itong usapin, ha? Historian ka ang death penalty, hindi natin pagpabungol-bungulan. Because you'll never know. One day, next day, palayo lang. God forbid, hindi matabo. Tani sa aton ang natabo dito. God forbid, paano naman kung may matabo nga amo niliwat? Paano kung maliwat ini nga krimen? Sino ang basulong ta? Sino ang basulong ta? Sarili ta? O sabihin ta sa basulong ta ang gobyerno? Basulong ta? Ha? Basulong ta si Senator De La Rosa? Ha? Amo niya ang buligay kita, mga pumuluyo. Kalampagin natin si Senator Dick Gordon. Ha? Senator Dick Gordon, kami po ay may panalangin, kami po ay may hiniling, kami po ay may sinisigaw sa inyo. Ang buong SOC Sergeant, kasama na ang Maguindanao, kasama na ang BAR na nakikinig ngayon gabi. Ha? Ha? Ibuhayin ang death penalty if you want peace and prosperity. Palagay ko kung tayo'y tahimik na lugar, iba na ang ating preoccupation. Ha? Kung iba na ang ating preoccupation, iba na ang takbo ng isip natin, hindi na manakit ng tao, ano mangyayari? Malagay ko, mas creative ang Pilipino. Mas progressive ang Pilipino. Mas developmental ang utok. So maka-expect tayo na mga changes, positive changes sa ato, ha? Sa atong society in general. Ha? That's why, ha? We have to talk about this. Senator Dick Gordon, kung mahimo, usapan, ano, usapang lalaki lang. Ha? Harapin natin to, Senator. Huwag mong husgahan. At then on the day, butuhan pa man ini. Wala pa man ang hambal si Senator De La Rosa. Nga sigurado, sure na sure na may death penalty. Was may istoryahan. Ha? Siyempre, pamatian pa man na ang boses ng Pilipinas. Ha? Ang boses ng madlang people ng Pilipinas. Ha? Pero kailangan, ha? The ball must start rolling on this. So, mauna ang mensahe sa ato ang senadora. Liwaton ko lang. Sabi ni Senator De La Rosa, ha? 19 million people voted for him with a single sole platform, and that is peace and order. And the solution should be death penalty to prevent crimes to happen. Ano ang natago? Natulog sa Committee on Justice. Nagsona si Presidente Duterte. Pagsona ni Presidente Duterte, State of the Nation Address. Ang iya pangayo sa Kongreso. Ibalik ang imposition sa death penalty. Labi na sa mga droga. Ha? Kasi mahirap puksain ang droga. Kung ang mga drugista, kung ang mga drug lords ay walang, ha? Natawag, walang patid, ha? Walang patuloy na nininira ng ating kabataan. Ha? Kaya sabi niya, pukawin ang death penalty. Ha? Pero ha, kahit na nag-privilege speech na si Senator Gordon, ang nangyayari, ha? Tulog ang batas. Tulog ang batas. Tulog ang komitiba ni Senator Dick Gordon. Ha? Mga kababayan, pakinggan natin yan. Ha? Tandaan na lang. Senator Dick Gordon, tulog. Tulog na tulog. Ha? Paano yan? Paano mapag-usapan? Ha? Kailangan mapag-usapan. I believe in dialogue. I believe in, ha? In intellectual discourse. I believe in exchanges of minds. Exchanges of ideas. I believe in discussion. I believe in democratic process that everyone should be heard.
at this time, the people are saying no to heinous crimes, no to cold-blooded murder. Sino ba ang gusto mamatay dyan? Cold-blooded, na parang wala lang. Cold-blooded yung parang wala man lang kainit-init, ang lamig-lamig. Wala kang kapuso-puso, wala kang ka-heart-heart. Parang kang manhid, diba? Pag sa love life, manhid ka, malamig ka. Yun, cold-blooded murder. You don't even have any remorse. You don't have any control. You don't have any manlang pagsisisi. So mga kababayan, I'm sorry for this hot topic. But ang sabi ko nga, kailangan mapag-usapan ito kahit papano. Okay? So sa ating lahat, sa ating tanan, I would like to say thank you for this special coverage with Senator Tato De La Rosa at sa lahat sumasubaybay. This time, bago ko magtapos, I will shout out sa gusto ngayon pa-sign out. Pa-sign out ako kay Rostom Calixtro Opino. Shout out dara. Shout out man kay Ana Marie Llamera Ballena. Hello, kumusta ka muda? Kumusta ang biyahe niyo dito sa Leyre? Kay Karen Silay Gulanday. Go Senator Bato. Grabe ha. Karen Silay Gulanday, sabi niya, tama po. Para fair, para fair. Ang buhay ang tinanggal, buhay rin ang tatanggalin. Hi, good evening kay Senator, kay Councilor Junet Hurtado. Councilor Junet Hurtado, Merry Christmas sa iyo. Christmasan mga ko ng subscribers, Senator. Sa mga nanonood pala ngayon, pag may time kayo, mag-subscribe naman kayo sa YouTube channel ko, Doc Peter Miguel. Para naman, para mag-umusad ang aking YouTube channel. Kanto ko mo sa YouTube. Nato nyo na ang mga ginapost ko. May bandara karatlawan, may tanda seryoso, session, may bandara tuli, may bandara kanta-kanta, concert-concert, may tanda mga old videos, may bandara mga activity nga naagyan na nagriligat yung mga tinuig. So, just watch for entertainment probably. So you go to my YouTube channel. Labi na gid buwas wala ka mo brown. Kanto ka mo buwas sa pitcha by 5 sa pitcha by 16 wa gyapon trabaho, pitcha by 17 wa gyapon trabaho, igo ka mo magsulod sa pitcha by 18. May apat ka mo kadlaw, mag-open, mag-subscribe sa akon nga YouTube channel Chara Doc Peter Miguel. Ay gali kay Mayet Pampag, Merry Christmas sa inyo watching from Jordan. Grabe. Pabati na ang Pampag family, lalo na na kay tatay ko. Buka na birthday niya buwas. Happy birthday, tatay! Tatay Pampag family. Kay Innocencio Pampag, 64 birthday niya. Happy birthday sa imo, Innocencio Pampag. Kanta-kanta ka sa birthday, Alright, Merry Christmas, man! Yan! Innocencio Pampag, happy birthday! Merry Christmas, man! Sa akon ng amigo, Bao, arigit siya, si Miko Lino Palagwayan, Miko, nagpakilala siya ng dating na driver, Lino, hasta sa bumingit at kamalintan para mo mabalaan kung paano mo kong ituduan magbike sa pick-up na mo nga kula. Ngalapit ko naging bangga atong Chevrolet sa una. Oo, nag-diin ka na sa buong Lino. Mag-PMPM na lang kita. Kung diin ka man, Lino, maayo nga pag Christmas sa imo kay nabukitan na dumduman mo ko, na dumduman tagid ka. Hindi na ka malintan. Kaya gintudloan mo ko mag-drive. Maayo man si Papang na imo nga ninong. Yun. Bala mo kinakawat-kawat naman yung pick-up. Si Papang, kung gabi, busy. Ang ginobra na mo, kinakawat-kawat naman ang pick-up sa high school ako. Kag mag-practice sang drive, ang muna karon. Kung mag-drive ako, Lino, nagkakarina na ko karon kotse. Dahil sa pagtudlo mo pag-drive. Ay, kay Gladys Castillo, madahana. Ay, sa inyo dalawa. Okay, shout out kay Mary Jones of Ella, of Avillana, Ilisan. Merry Christmas to you and your family also. At kay Zine Girly Delagioso. Zine Girl, kamusta girl? Merry Christmas din sa inyo. Okay, sa lahat-lahat, hindi ko na may isa-isa. Hindi ko na may isa-isa sa inyo lahat na tumutok ngayong gabi. I say, Merry Christmas and a Happy New Year to all of you! Boom! Mayong gabi sa tanan. Salamat sa pagpamati. Kagkabay pa ang atong Christmas, masinadyahon
kag mabilonahon, mabungahon, mabinungahon. Kumayar na sa unang subject nga mother tongue. Ay, naku, bagsak siguro ako sa mother tongue. Okay, mabinungahon. Mayong gabi sa lahat. Merry Christmas to all of you. I love you all. Okay, dito at si Dr. Peter Miguel, ang nagambal, ang katawan nga nag-aukyo na naman ang plano kaganog. Madali na ba ton? Merry Christmas to all of you. Salamat. Inimaning inyo abiyan sa kahanginan, Irene Sosyon Samson, upon naton sa technical side, Eman Gonce. Kami nagapilin sa inyo tanansang Kandami Coronadal.